kayo. Welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist. At nagdi-discuss po tayo ng mga topics, mga kaigo, related po sa criminology and criminal justice. Pero syempre, do not forget to subscribe or like or share yung mga videos natin para palawakin pa natin ang ating munting criminology community natin dito sa YouTube. Mga kaigo, meron po tayong nakitang news article sa Manila Bulletin. Ito po yung title ng article. De La Rosa optimistic of mandatory ROTC bills enactment before end of 2023. So, base sa article na yan, mga kaigo, positibo po si Senator Ronald Bato De La Rosa na maipapasa yung bill regarding mandatory ROTC ngayong taon. Okay, so, titignan natin kung maipapasa nga. Pero mga kaigo, hindi po natin i-discuss kung ano po ang mandatory ROTC. Kung hindi, ang topic po natin ngayon mga kaigo ay yung kasalukuyang sistema ng ROTC or implementation ng ROTC sa BS Criminology dito sa Pilipinas. Kasi ngayon mga kaigo, optional na kasi ang ROTC, hindi na gaya ngayon. So sistema po, paano ba, when si sistema, paano ba ini-implement ang ROTC sa Bachelor of Science in Criminology? Pero bago yan po mga kaigo, alamin muna natin yung brief history. Kasi siyempre tingnan natin kung saan ba nagmula ang ROTC dito sa Pilipinas. So ang ROTC dito sa Pilipinas, bago pa talaga maisabatas yung ROTC mga kaigo, is meron na po talagang mga binubuo na grupo na may kinalaman nga sa ROTC. Especially po sa UP, sa University of the Philippines. Okay? Naging official lang talaga nakilala ang ROTC sa bansa natin noong panahon po ni late President Manuel L. Quezon sa pamamagitan po ng Commonwealth Act No. 1 o ito yung National Defense Act noong 1935. By the way, ang batas na ito, ito rin po yung nag-create sa PMA, Philippine Military Academy. Okay? So ano ang batas na ito? So ang batas po na ito ay nire-require po yung compulsory military training sa lahat po ng college students. Okay, so dyan po talaga ang unang batas pagdating sa ROTC. To cut the story short, yung Commonwealth Act No. 1 ay sinigundahan po ng Republic Act No. 7077. Ito po yung Citizen Armed Forces of the Philippine Reservist Act. So ang sinasabi naman ng batas na ito mga kaigo is lahat po ng student na enrolled po sa any colleges, universities or any similar learning of institution ay mandatory na po ang ROTC dahil po sa Republic Act 7077. At ito na nga mga kaigo, dumating na nga ang Republic Act No. 9163. So ito po yung NSTP Law of 2001. So sa batas na ito mga kaigo, ginawa na pong optional ang ROTC. So ibig sabihin, hindi na ito mandatory gaya dati. So ibig sabihin din po, yung estudyante of any colleges or universities mamimili po kung anong NSTP ang kanyang papasukan. It's either ROTC, LTS or CWTS. Kasi sa batas na yan, NSTP Law of 2001, tatlo na po yung NSTP. Yung Reserve Officers Training Corps, yan yung ROTC, Literacy Training Service, LTS, and Civic Welfare Training Service, yun nga yung CWTS. So dahil sa batas po yan, optional na. So mamimili na lang estudyante kung alin ang papasukan niya. Pero pag po ikaw ay BS Criminology students, nire-require po talaga sa'yo na ang kukunin mo is ROTC. Ngayon mga kaigo, ano ba ang kasalukuyang sistema ng implementation ng ROTC sa BS Criminology? Tandaan ha, ang pinag-uusapan natin, Bachelor of Science in BS Criminology. Pero tulad ng nasabi ko kanina mga kaigo, optional po ang pagkuha ng ROTC. Kaya nga nung college kami, may mga nursing student, mga pharmacy student na ang in-enroll po instead po na CWTS is nag-enroll sila ng ROTC. Okay? Pero ulitin ko, kapag po ikaw ay criminology student, ang nire-require talaga sa'yo na kunin mo is ROTC na NSTP. Kasi nga, yung ROTC at criminology is
talagang related din naman kasi sa isa't isa. Kaya yung mga schools po, mga kaigo, na nag-o-offer ng criminology program, ang nilalagay talaga doon sa kani-kanilang curriculum is ROTC. Kaya nga sa mga school na may criminology course, meron po silang ROTC unit. So meron po silang office, doon po naka-office yung kani-kanilang mga advanced ROTC officers. Eh doon din pumupunta yung mga AFP personnel. So it's either Philippine Navy, Philippine Air Force, or Philippine Army. Kasi ang humahawak po ng ROTC unit ng isang school, mga kaigo, is yung Armed Forces of the Philippines. It's either Philippine Navy, Philippine Army, at saka Philippine Air Force. Depende na kasi kung ano ang bet, kung alin dito sa tatlo yung bet ng school administration. Kasi dito sa school namin, ang pinili po ng aming president is yung Philippine Navy. So ngayon, mga kaigo, ang ROTC po sa BS Criminology ay dalawang kategorya po ito. Two categories. Ito po ang una. Ang una is yung basic ROTC. At ang pangalawa, advanced ROTC. So dalawa po yan. Pero mga kaigo, unahin natin yung tinatawag na basic ROTC. So ano ba itong basic ROTC? So ang basic ROTC, kapag ikaw po ay criminology student, mandatory mo po talaga ito kukunin, lalo na kapag yun talaga ang nakalagay sa curriculum ninyo, yung basic ROTC. So kukunin mo po yan 1 year pag first year criminology student ka. So binubuo po ito ng MS1 or MS1 and MS2. Ano bang MS? Military Science. Okay? So kukunin mo yan 1 year, ha? So ang MS1, Military Science 1, kukunin mo sa first semester kapag ikaw po ay first year ka. Sa MS2 naman, kukunin mo naman sa second semester. So subject po yan na dalawa. Ano ba ang mga matutunan nyo dito? Yung mga basic, military discipline, military leadership, military courtesy, ano yung marching, facing, etc. Kasi magmamarcha lang talaga kayo. Okay? Ngayon, hindi mo po pwedeng makuha ang MS2 pag hindi mo nakukuha ang MS1. O pag hindi mo nakuha ang MS1, hindi ka mag-MS2. Pag bagsak mo ang MS1, hindi mo kukunin ang MS2. Kasi minsan, prerequisite po kasi yan. Ibig sabihin, unahin mo yung MS1 bago yung MS2. So ulitin ko, ang basic ROTC, dalawang subjects po yan, MS1 and MS2. Required po talagang kukunin pag nakalagay, lalo na pag nakalagay sa curriculum. Okay? So yan po ang basic ROTC sa criminology program. So ano naman yung advanced ROTC? So ang advanced ROTC, mga kaigo, sa criminology course, criminology program, ay optional na po ito. Ibig sabihin, depende na sa isa estudyante na nakatapos ng MS1, MS2. At tandaan, ha, ang prerequisite po ng advanced ROTC ay yung basic ROTC. So pag natapos mo ang basic ROTC, it's up to you na kung gusto mong maging officer. Kasi itong advanced ROTC, ito yung magiging ROTC or officer ka na. Ikaw naman yung mag-a-assist, ikaw naman yung magte-training sa mga kumukuha ng basic ROTC. Ito yung MS1 and MS2. Marami ka pong pagdadaanan para matapos itong advanced ROTC, mga kaigo. Kasi kung ang basic ROTC, ay may MS1, may MS2, ang advanced ROTC may MS3 po yan, may MS31, MS32, MS41, MS42, at meron pang MS43 kung gusto mo ding pasukin itong MS43. Okay? Ngayon, itong MS3, bago pagkatapos mo ng MS1, MS2, itong MS3, ito po yung pupunta ka sa kampo ng AFP para mag-training. Kung sa Philippine Army ang humahawak sa ROTC ninyo, sa kampo ng Army. Kung yung Air Force naman, sa kampo ng Air Force. Kung yung Navy naman ang humahawak sa ROTC ninyo, sa kampo ng Navy. Prerequisite po ito para sa MS31, 32, 41, at saka 42. So after mo mag MS3, non-officer ka na po yan. Officer ka na. So hanggang MS42 po yan. Okay? So yun po ang pagdadaanan mo para matapos mo ang advanced ROTC. Ngayon, pag-graduate ka naman ng criminology course, okay? Criminology graduate ka na. So mag-desisyon ka na kung papasukin mo yung MS43.
Okay? May mga benefits kasi pag natapos mo hanggang MS-43. Kasi pag ikaw po ay nag-aaral, hanggang MS-42 lang po ang tatapusin mo sa advanced ROTC ha. Pero pag graduate mo na, it's up to you na kung mag MS-43 ka pa. Okay? So hindi ko po i-discuss yung mga benefits ng advanced ROTC kasi ay i-discuss lang natin is yung system ng ROTC implementation sa BS Criminology. So yan mga kaigo ang kasalukuyang sistema ng ROTC implementation sa criminology. Ulitin ko po ha, sa criminology course, ni-require po talaga na ang kunin mong NSTP, ROTC. So meron pong MS1, MS2, yan po yung basic ROTC. Required po yan talaga na kukunin mo. Okay? So kailangan nung ipasa yung dalawa yan. So after ng MS1, for MS4, MS1, MS2, yan, pwede ka nilang mag-advance as ROTC officer. So tapusin mo ang MS3 hanggang MS42. So pag-graduate ka naman, depende na sa'yo kung kukunin mo ang MS43.